Yeah. Ayan, kumusta mga idol? Welcome back sa ating channel. For today's video na naman. So, mayroon tayong hawak mga idol. Ito po isang Corey Rheim. Ayan. Corey yung brand. So, please ready siya mga idol. Tapos, mayroon tayong CST Jet TPI 27.5. Bali, ang gagawin natin mga idol is gawin natin tubeless yung ating wheel set. So, ang ating rim is ano na siya, tubeless ready na mga idol. Tapos yung ating tire, yung ating gulong is wired. So hindi yan full, hindi yan folded mga idol. So gagawin natin siyang tubeless. So ang mga sangkap natin is para magawa natin yung tubeless, mayroon tayong duct tape. Ayan, duct tape. Tapos mayroon tayong Sagmit tubeless bulb. And mayroon tayong adapter kasi Prista to mga idol, Prista bulb. So kailangan natin ng adapter para i-saksak natin sa hand pump. So mayroon tayong pang ano, pang tanggal ng gulong. Ayan. Gagamitin natin maya pag pasok natin sa gulong. So mayroon tayong cutter mga idol. Ayan. So mayroon tayong alcohol. So makikita nyo mamaya mga idol kung saan ba ito gagamitin. So ito naman yung ating hand pump. Ayan. Isa pa na hand pump. So simulan na natin mga idol. First step natin is lilinisan natin yung surface ng ating rim. Ayan dito. So ayan, gagamitan natin ng alcohol kasi mas madali matanggal yung mga dumidikit na katulad dito mga idol. So madali lang siya matanggal pag alcohol ang gagamitin. So i-spray lang natin. Ayan. Tapos ayan, punasan lang. Ayan. Kailangan kasi siyang linisan mga idol para lalapat yung ating didikit talaga ang ating duct tape. So kailangan ng linis. So ito yung duct tape na naiwan mga idol. So isprihan lang natin siya ng ating alcohol para madali siyang matanggal. Ayan. Ayan, tapos na mga idol. Nalinis na natin yung surface ng titikita natin ng duct tape. So sunod natin gagawin is lalagyan na natin ng duct tape. Ito na yung duct tape mga idol. So sa paglagay ng duct tape, kailangan dito lang siya, banda. Ayan. Kasi pag lumagpas dito mga idol, baka pag salpak natin ang gulong, gumalaw yung duct tape. So kailangan dito lang siya, banda. So sukatin natin mga idol kung ano yung sukat na ating ikat dito sa duct tape. So mayroon tayong cutter. So ayan, hiwain natin dito mga idol. Paikot. So ayan, tapos na natin na cut yung duct tape mga idol. So idikit na natin sa rim. So hanapin natin yung malapit sa lalagyan ng bulb. So dito. So ilagay natin, lagpasan lang natin ng kunti mga idol.
kailangan natin i-cut kasi nahawakan natin yung duct tape, baka hindi delikit yan mga idol. So this time, push lang natin yung duct tape para didikit siya mga idol. So ayan na mga idol, tapos na natin na lagyan ng duct tape. So this time, bubutasan na natin yung nalagyan ng Presta bulb. Ang gagamitin natin pang butas mga idol, dito lang push pin para maliit lang yung butas. Tapos pasok na natin yung chobis bulb. So, tanggalin lang natin yung cap mga idol. So, tanggalin natin ito mga idol kasi doon sa kabila po ito pang higpit. So, ipasok na natin mga idol ang Presta bulb, chobis bulb. So, paganyan mga idol. So, lagay natin yung guma, tapos ito. Higpitan lang siya ng mahigi mga idol. Yan. Next step natin mga idol, ikabit na natin yung gulong na wired tire. So ikabit natin yan. So ito yung sealant mga idol, 100ml kasi ang dapat ilagay sa gulong. So since wala tayong ibang pangsukat, ito na lang ginagawa natin pangsukat mga idol. 100ml kasi ito. So ilagay na natin sa gulong mga idol. So ayan, paikutin na muna natin yung sealant. Tapos, itak natin dito. So ayan na mga idol, tapos din sa wakas. Naipasok na yung gulong. So this time mga idol, nalagyan na natin ng hangin. So gagamitan natin ng adaptor.
Diri sa bus natin. Ginamitan natin ng air compressor kasi hindi kinaya ng ating hand pump. So, tapos na mga idol. Ayan. Gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa ating channel. So, hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na kayo mga idol. Ayan. Mga basic tips lang tayo dito kasi newbie tips lang tayo mga idol. Based on experience.